mean, I want the same result if you will cook this as what I am. Hindi, kasi may mga nanonood ng ano, matulad daw ni Mike, hindi may kinasasabi ko. Kaya nag- Okay, this is the chicken breast fillet. I will slice into strips and marinate this with salt, pepper, and a little bit of lemon. So, eto na yung minarinate ko kanina, yung merong salt, pepper, and lemon. Tapos, ito ay one egg. Lagyan natin ng konting milk at konting water. Pwede nyo rin lagyan niya na, ay, nilagay ko na lahat ng water. Pwede nyo nang lagyan niya ng, ano, ng pepper din. Lalagyan ko yan mamaya. Tapos, maglalagay ako ditong flour, and then sa isang bowl is breadcrumb. So, alam nyo na siguro to kung paano. So, okay, mag-breading na tayo. Ito yung chicken fillet. Hands are clean. Iaayos nyo ito sa paggamit nyo, ha? Yung kumbaga kung ano yung una nyong gagawin. So, meron tayong egg with milk and water, my flour, at my breadcrumbs. Ay, mali, sorry, ha? Okay, ulitin. Flour, tapos yung egg, milk and water, liquid, and then the breadcrumbs. So, dry, wet, and dry. Tapos, you put the chicken dito sa una because it's wet. Marami ako napapanood na ganito, pero napansin ko, yung iba is, hindi sila gumagamit nung, kasi, dapat, ang wet mo, bawa ito, hinawakan mo, gagawin ko na, ha? Naghahawak ako nito. So, this is wet. You put this in the flour, and this is the, yung isang kamay nyo, igagano nyo para hindi mabasa yung daliri. Tapos, ilagay dito. Use again your hand na kumapit sa wet. At ilagay uli doon sa dry, and use your dry na hand para hindi ano, hindi mamumuo yung ingredients nyo na dry. Tapos medyo iganon nyo siya ng konti bago ilagay dito. Okay, pag nakapuno na kayo dyan, takpan nyo yung isang layer ng either parchment paper or cling wrap para hindi magdikit-dikit, tsaka nyo ilagay yung second. And before frying it, mas maganda cold siya. Okay, hindi naman frozen talaga. So, ayan, gamitin ko ulit. This is wet. Ilagay sa dry. Tapos, ganun na nyo lang. Make sure na coated lahat. Lagay sa wet. Gamitin ang hand na humawak ng basa. Iganon ng konti. Tapos, ilagay sa breadcrumb. So, dry siya. Tapos, medyo i-gaganon para kumapit ang breadcrumbs. Hindi na kailangang ulit-ulitin para lumaki ang manok. Kasi minsan, dati sa totoo lang, sa catering, may kinuha akong bagong staff. Tapos sabi ko, ano kayong ginagawa? Ba't ang laki-laki ng chicken? Yung pala, inulit-ulit niya sa breading. And then she said, sabi ko, bakit nung ulit-ulit mo? Kasi daw para lumaki. Oh, we don't need that. Kasi binabayaran tayo ng tao, ng customer. Mahal ang bayad sa atin. Hindi natin pwede, hindi tayo pwedeng maganyan na para lang kumita ng ano. Kasi, tapos sinubukan ko, ang tigas nung ano, nung ginawa niya. Nako, pinahugasan ko, inulit lahat ng ginawa niya. Buti na lang, ewan ko kung ilan silang gumagawa nun dati. Yung iba naman ay
nagmamadali sa ginagawa. Ang ginagawa nila ay ilang pieces, ilalagay lahat sa flour. Tapos ilalagay lahat dito, ilang pieces at doon. Madali nga naman, di ba? Siguro the most is 2. Pero kung yung dikit-dikit masyado, di ba? Kasi sa isang negosyo, pag kayo naman ay binabayaran, dapat may quality. That's why nung nagki-cater kami, talagang hindi naman sa pagmamayabang. Pero kilalang kilala kami sa quality ng aming food. Okay. Ayan. And so on and so forth hanggang matapos nyo. Hindi ko na to anuhin. Iisa-isahin ang paliwanag ko sa inyo kasi paulit-ulit na lang. Okay? So, tapusin ko lang to, ha? Ayan, tapos na siya, oh. So, mga ilan ba to? 3 patong yata to. Tapos may mga in between ay may mga cling wrap ako nilagay. Tapos, lalagay ko muna to sa freezer. Bukas, mga a few hours before ko lutuin, siguro sa tanghali, ito ay ta-transfer ko naman sa fridge. O kaya, mga, I don't know, siguro mga 2 hours bago nyo iluto, pwede nyo nang lagay sa fridge. 2 to 3 hours. Okay? Papakita ko na lang sa inyo tomorrow. Papahinga na po ako. So, basically, the gravy is the same as the mushroom soup that I made. Except for the garlic, ha? Garlic muna. Bali, butter yan. Siguro mga 3 tablespoons of butter. Then, let's add garlic. This is my version. Kasi yung iba, sinasabi nila, hindi daw dapat naglagay. Yung mga ibang nasyon. Pero, malaki po ang difference ng may garlic sa gravy. So, we'll wait for this to brown ng konti. Slightly brown na, hindi yung sunog. Thus, we have, again, the fresh mushroom. Lagay na natin yung mushroom. Let's add flour. If your gravy becomes too thick, just add water later. Or if it's too thin, just add slurry. That's the cornstarch dissolved in water. But this is approximately 2 to 3 tablespoons. This is siguro 3 tablespoons ng flour. So you have to add water little by little para hindi na kayo mag-a-add ng ano mamaya. And if you have beef cubes, put 1 beef cube here or 1 chicken cube. Okay, let's cook the flour first so your gravy will not taste like flour. So, sana will not taste floury. Ano ba yun? May ganun ba? Yan ang ilalagay ko. Ito. Beef cube. I don't mind mentioning the name of the brand that I use, even if it's not sponsored. It's because I want you to taste the same. I mean, I want the same result if you will cook this. As what I am. Hindi, kasi may mga nanonood ng ano. Matulad daw ni Mike, hindi may kinasabi ko. Kaya hindi, magka-caption na lang ako.
si Mary Rose din, nanonood yung minsan, sabi niya, hindi daw niya masyado maintindihan yung iba na terms. Kasi, ngayon, ano may sabi ko tungkol saan yun? Ayun, hindi ko I don't mind na minimension ko yung brand kahit hindi siya sponsored. Kasi nga, para yung pag nagluto kayo, same taste din ng ginagawa ko. O, diba? Hirap mag-English, naubusan ako agad. O, let's add water, 1.5 to 2 cups. So, kayo, mag-start muna ng 1 cup, tapos depende yan kung feeling nyo too thick, add water. If it gets too salty, add water. Okay. Ito talaga, no? The best yan sa gravy, yung Knorr seasoning. Sa totoo lang. Like, pag kumakain kami sa pancake house, yung gravy, we ask for Knorr seasoning. Or any liquid seasoning, siguro. Maggi is okay din. Pero nakasanayan kasi ang, ano, the soy sauce, you can add soy sauce, but it's just for color. The Knorr seasoning, it adds umami to your gravy. Yung umami, ano ba yung ano nila doon? Dinamnam. Maalat na siya, pero yun tama na yung timpla, pero I need more color eh. Kasi, tinan nyo, oh. Ay, light pa eh, di ba? Iba gusto dark na ano. So, lagyan na lang natin ang ano siguro yung cornstarch pag yung nag, kasi gusto ko magdadagdag ako ng water tea pag umalat. Yan, pwede na tong kulay na to. Pero, teka nga. Ako okay na to, kaya lang minsan yung mga ibang kakain, sabihin, bakit maputla? Continue stirring. Checking the sides of the pan because sometimes there's flour at the side of the pan. So, mix-mix lang. Or use a wire whisk. Yan. So, my gravy is done. I did not add water anymore. Hindi ko alam kung kita. Yan. Wait. Ayan. So, my gravy is done. Sarap.